members, ganito yung sistema natin para maintindihan din yung mga bago. Sa AIM, pag nag-join ka, naging part ka ng business natin, tuturuan namin kayo ng skills. Ibig sabihin ng skills, kaalaman. Tuturuan namin kayo magkaroon ng networking skills para makapag-build kayo ng grupo. Kasi yung grupo nyo, yun ang tinatawag nating negosyo. Alright? So, just picture this. Imagine niyo na, pag marami kang tao, marami, tawag natin hindi tao, pero dahil para sa mga bago, maintindihan nyo. Pag marami kang tao under you, tawag natin doon downlines. Pag yung organization mo malaki. So, syempre, pag malaki organization, maraming nagbebenta, maraming gumagamit ng product, maraming nagre-recruit. In other words, yung grupo na to, yung organization na to, nag-create ng benta, nag-create ng sales. So, pag pinag-usapan natin yung sales, ganyan-ganyan. Yan. By the way, lahat ng negosyo, ang bottom line, sales. Walang negosyo na walang sales. Clear? So, yung sales, galing ito, of course, lahat itong sales na ito, tataas ito, pag malaki yung organization mo. Kasi galing itong sales sa organization. Yung organization, ang tawag dito sa global ng organization, network. Kaya siya tinawag na networking. Ang pangit naman pagkatawag, organizationing. O kaya, teaming. Kasi tawag din sa network, team. Ang pangit naman, anong business mo? Isa kasi pangalan ng network, team. Hindi sa tawagin mong networking, teaming. Isa pang tawag sa network, ano? Diba? Organization, team, ano pa? Group. Ang pangit naman tawag, ano negosyo mo? Grouping. Group yourself into three. Ang pangit. Nag-gets niyo ako? Kaya on a more professional level, tinawag siya ng networking. Pero ang ibig sabihin ng network, organization. Yung organization na yun, yung grupo na yun, yeah, organization na yan, may mga, of course, tao yan under that. So, the bigger the organization, the bigger the sales. Kasi, maraming bumibili, gumagamit, nagbebenta, maraming bibig na nagre-recruit. Alam niyo naman na pag may nagre-recruit, may magpe-pay-in. Pag may pay-in, ano yun? Sales. Pag may bumili ng kape, ano tawag doon? Sales. Ngayon, pag isa lang yung tao, isa lang yung downline mo, syempre, maliit lang ang sales nun. Halimbawa, nagbenta ng kape, kapuringgit na kape, maliit lang yung sales nun. So, ang technique, palakihin yung grupo. Kasi pag dumadami yung grupo, dumadami yung downlines, lumalaki yung sales. Pag malaki yung sales, malaki yung commission mo. Ganun kasi. So, in AIM Global, commission-based tayo. Yung commission, minsan ang tawag dyan, income, ano pa, profit. Oh, yan ang mga tawag dyan. Sa kita natin sa sales. Ang advantage ng commission, income or profit, kesa sa wages, pag sinabing wage, swelduhan, ang advantage ng commission sa wage, hindi ito fixed. Hindi siya fixed na 537 per day. Kasi yan yung minimum wage, eh, o 531 yata. 537. Hindi siya fixed. Meaning, kung gusto mong lakihan itong kita mo sa negosyo, which ang tawag natin, commission, kasi ang global negosyo, kung gusto mong lakihan itong commission mo, lalakihan mo lang ang sales mo. Kung gusto mong mapalaki yung sales mo, sipagan mo lang sa pag-build ng network. So, ano yung ibig sabihin? Ikaw, yung effort mo, yung pagod mo, yung sipag mo, yung skills mo, yung attitude mo, directly proportional yan sa network. Mas masipag, mas malaki. Mas maganda skills, mas magaling ka, magaling kang bumoka, mas magaling kang mag-present. Kasi lahat yung napapag-aralan eh. Itong pagsasalita sa harap, napapag-aralan to. Kami na matatagal na, habang nagsasalita kami, iba na iniisip namin. Kaya na, kaya ko na mag-multitasking. Ano yung ibig sabihin? Yung ginagawa ko to, mechanical na to. Pag sabi mechanical, routine na. Hindi na siya effort. Pero nung nagsisimula ako,
Nanginginig akong ganyan. Tapos minimemorize ko yung sasabihin ko. So lahat napapag-aralan. So ikaw, kailangan magkaroon ka ng tinatawag na skills. Magkaroon ka ng tinatawag na tamang attitude. Kasi, directly proportional, kung sabi directly proportional, straight ang impact mo sa pagpapalaki ng network. So, ikaw, tama dapat ang skills, attitude mo para mabuild yung network mo. Again, katulad na sinabi ko, para kasi simple ko lang, mas masipag ka sa marami kang presentation, mas marami kang recruit, mas marami kang home party, mamaya pag-usapan natin yun. Mas marami kang dinadalang tao, mas marami kang tinatausap, mas marami kang binibentahan, mas marami kang tinatawag namin activity, mas lalaki itong grupo. Pag lumalaki ito, ano ulit ang impact? Lumalaki. Pag lumalaki ang sales, lumalaki ang business. In other words, hindi ka tulad ng minimum wage, sipagyan mo man, galing na naman. At the end of the day, you're being paid at 537 per day. Kung ang sweldo mo sa call center, 20,000 per month, galingan mo man, mag-overtime ka man, whatever, konti lang ang iaakyat mo. Pero hindi ka pa rin yayaman. Ang tunay na pagyaman wala kasi sa employment, kasi direct, linear income yan. Ang tunay na pagyaman nasaan? Nasa pag-inegosyo. And ngayon, maniwala ka, ang pinakabagay sa mga millennials at sa mga Generation Z na negosyo, walang iba kundi AIM Global ang pinakabagay. Bagay sa inyo. Hindi nyo kailangan iwan ng pag-aaral. Katulad yan, sa ng university ko po, sa Arellano, o hindi kailangan iwan ng pag-aaral para mag-negosyo. After nyo sa school, takbo kayo dito. Kung wala kayong pasok ng Sabado-Linggo, punta kayo dito para magdala ng recruit. Kaya lang naman kayo nagpupunta rin sa unan kasi yung mga prospect ninyo, kailangan makita nila itong office at may makausap silang may resulta na. Kasi pag kayong umausap, hindi maniniwala sa inyo. Sabi mo sa klase mo, bro, yayaman tayo. O utang mo lang sa akin kahapon, yayaman tayo. Iloso ko, tasyo yung mga yan. Tama? Kailangan mo gumamit ng ibang tao para ipaliwanag sa prospect mo. Kasi pag ikaw, hindi maniniwala ka eh. So in other words, merong sistema, lalo na sa inyo, sa mga kabataan. Kaya mo dinadala rito para makita kami, makita sila Nestor, makita yung tinatawag ng mga uplines, para yung kaibigan mo, pag may nakita resulta at nakarinig sa ibang tao, mas maniniwala. What funny thing about our friends, pag sa akin mismo narinig yung sinasabi, yung paksa, yung subject, hindi naniniwala. Pero same subject, marinig sa iba, naniniwala ang malitik. Tama ba? Pag ikaw nagsasalita sa kaibigan mo, babarabaray ka, ano, yayaman, imo man lang tayo, yayaman, yayaman ka dyan. Pero pag pinakausap mo nila Nestor, tapos sinasabi ni Nestor, ito, yayaman ka, subukan, oh, ma. Please, eh? Tama ba, tama? Yes. Kasi naiiya eh, pero sa'yo, dahil kaibigan ka, dali mong barakin. Dali mong soplahin, pero pag may ibang tao, napabati. Alam mo, hindi makabasag ng pinggan. Nagigit si Bago? Yes! Anyway, may sistema yan kung bakit kayo pinapupunta ng appliance nyo dito, nagkagalang kanyang tao. But, bago ko i-discuss yung topic ko, binibigyan ko kayo ng bigger picture, lalo sa mga bago na, ikaw ang magpapalaki ng grupo. Kasi pag lumaki ng grupo, natutunan mo yung tinatawag natin networking skills, naging leader ka, step up ka, tumaas yung confidence level mo. By the way, lahat naman binabanggit ko, yung leadership, yung confidence level, yung skills ninyo para mag-talk, yung public speaking, yung presentation, lahat yan, ituturo natin sa inyo. Lahat. Paano maging confident, paano ka mag-present, paano magkaroon ng convincing power, paano ka mag-isalita, paano kumausap sa prospect, lahat yan natututunan dito. Tawag dyan, skills eh. So yan, ibibigay namin sa iyo. Kasi pag meron ka na yan, madali nang gawin ito. Halimbawa, may i-recruit ka. Dahil magaling ka na mag-recruit, magaling ka na mag-present,
Kapag maniwala ka na, yung lalitot mong kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, may possibility ba mag-join? Yes. O, pag na-join siya, bakit siya nag-join? Kasi na-convince mo na eh. Bakit mo siya na-convince eh? Kasi may skills ka na eh. See? Para pala makakonvince ako, kailangan gumaling muna ako. Pag di ako magaling, wala akong makonvince. Ulitin ko, pag hindi ako magaling, wala akong makonvince. Kahit gano'ng maganda yung negosyo, yung company, kahit gano'ng maganda, ka-stable. Pag ikaw, hindi ka gumaling. Dahil sa'yo gumaling, hindi ko sinasabi kung malino o whatever. Pag hindi mo nakuha yung tamang skills, hindi ka makakonvince. Pag hindi ka nakakonvince, sino sasama sa'yo? Wala. Pag wala sumama sa'yo, zero sumama sa'yo. Zero din ang sa'yo. Zero commission. Clear? Yes. So, sino pag-aaringin mo? Galingin mo sa sarili. Dapat tumas yung confidence level, magaling mo salita. Sir, paano gagalingin sa aking sarili? Sana, magbibigay ng time para magbibigay. Hindi mo bibigay ng time ko para magbibigay ng pag-aralan. Hindi, kagaling. So, ano kailangan mo? Pupunta ka dito, atin mo ng training. In the same way na kung bakit pinag-schooling, bakit pakinag-schooling, para gumaling, para matuto. Doon may bayad. Bayad ka sa professor, pag wala kang permit para mag-exam, hindi ka pwede mag-prelim, midterm, final. Sa AIM Global, tuturuan kami umaman, pero dito, walang bayad. So, nangyayin na kayo. Well, pagdating nyo ng first year college, guess what? Kakaroon kayo ng subject, iba-iba. Pilipino. English one. Rizal. Tama? Naalala niyo ko? Baya makangin ka ba nito? 6 months yung pag-aaralan niya. Pag-aaralan yung buhay ni Rizal. Si Sisa, Christine at Basilio. Nung engineer na ako, di ko alam saan ko yapay si Christine, Sisa at Basilio. Nag-guess na ba? Ang daming subject doon na walang direct na relation sa pag-income. Isipin mo. Tagalog ka na pag-aralin ka pang Pilipino. Ano ang pangungusap? Eh, kailangan ba ng pangungusap? Ang diwa, ang balik. Ang hirap. Eh, marunong ka naman mag-Tagalog. Ba't pa pag-aaralan? Tama, may humanities ka pa, may pilo 1, may pilo 2. Pero sa Global, same na lang ang subject dito, financial freedom. Yan ang tuturo natin. Gagawin mo para matuto ka, bibigyan mo ng time. Kasi pag hindi mo bibigyan ng time, paano ka gagaling? Tama ba? Kaya pag may training, drop everything. Investment dito yung matuto ka. Kasi, hindi naman lalabas agad to eh. Ikaw muna. Gumaling ka muna, matuto ka muna, magkaroon ka muna ng skills bago mo lumabas mo. Pag di ka gumaling, wala to. Pag wala to, wak pera. Tama ba? Pag wala to, wak pera. Para magkaroon ng ganito, matuto ka. Paano matuto? Bigyan ng time. Clear? Yes. Bigyan ng time. Ano pa? Tsaga. Tsagain mo. Tsagain mo. Be patient. Tsagain mo yung kumatid. Kaya pakulit-ulit. Bakit? Kasi nga, pinagagaling mo yung sarili mo. Paano ba kayo natutong mag-multiplication? Di ba pakulit-ulit? 2 times 3 equals 4. 4 times 9 equals 6. Naalala nyo nun? Yes! Itatawagin ka sa harap. Kahit, i-memorize mo yung multiplication table. Ang pinakamahirap sa akin yung pag nasa 6, 7, 8 na eh. 7 times 5, gumagamit na yung kamay ko sa loob. Kasi, repetition, doon nagkakaroon ng tinatawag na neural pathways yung utak natin, pag may repetition. Yung neural pathways, isipin nyo na lang, gumagawa siya ng, halimbawa, ito yung cell, yung brain cell, gumagawa siya ng panibagong connection sa loob ng utak mo,
para matuto ka. Hindi totoo itong connection na to ng one time lang. Kailangan pa ulit-ulit. Yung bata, pagka, di ba yung mga maliliit na bata natin, pag may assignment, di ba pa ulit-ulit? Yung mga tanong pa ulit-ulit? Kasi nabuform yung brain cell, nabuform yung good neural pathways, papaulit-ulit. Kaya dapat paulit-ulit ka. Again, aside from the time, tsatsagayin nyo ay paulit-ulit. Tsaga, punta naman po na dito. NDO ng NDO, trainer ng training. Hindi mo na may utak mo, nag-perform na ng neural pathways. Before you know it, dati ang lumalabas sa bibig mo, puro mga lakwatsa, bulakbol, puro mga kung ano-ano. Pag natuto ka na dito, lalabas na sa bibig mo, dreams. Gugulat na sa iyo katabi mo. Kasi yung sinasabi mo sa katabi mo sa spirit, may dreams ka ba? Gugulat yung katabi mo, ha? Ano yung dreams? Nung nakaraan ko at pinag-uusapan lang natin, paano tayo magboboso ka? May dreams ka? You begin to be developed. You begin to improve. You begin to have new information. You begin to be a marketer. You begin madaladala ka. Dati hindi ka madalaga. Dahil balik ka ng balik dito, attend ka ng attend. Yung exposure mo napaka-positive. Ang dami mong napakikinggan. Meeting after meeting kayo ng lagi. Kinakusap ka lagi ng apply mo. Magkakalitan na lang. Nagugulat ka yung bibig mo. Nagsasalita na mag-isa. Tinitignan mo siya ang ganyan. Ang dati hindi ka naman madalaga. Saan galing yun? Kasi bibigyan mo ng time. Nagkatsala ka po. Paano ba kayo gagaling sa presentation? Pagpaulit-ulit inabigil sa'yo. Bakit pa ako ganito na magsalita si Ernesto? Aba, 22 years ko nang ginagawa itong pagsasalita. Hindi pa ba naman ako gagaling, no? E kung 22 years na hindi pa rin ako magaling, aba may problema ako. Tama ba? Ngayon, ba't hindi ka magaling? Di ba ako ka pa lang yun? Kumbaga sa nagmo-motor, mas magaling yung motor. Yung matatagal na nagmo-motor bago kesa dun sa nagsisimula pa lang, hindi niya nga alam paano papadyakan. Nagkaya siya? Mas magaling na yung mga matatagal. Kaya ang goal mo dito, ang goal mo, ano yung word na tumagal? Ang element dun sa tagal, time. Ang goal mo dito, tumagal ka. Kasi pag tumagal ka, pag nagtyaga ka, yayaman ka talaga dito kasi gagaling ka. Huwag mong i-goal na mawala. Ibig sabihin, pag walang nangyari sa akin ng 6 months, nag-quit ako. Ang galing ng goal mo. Ang goal mo, tumagal ka. Kasi pag tumatagal ka sa isang bagay na ginagawa mo, gumagaling ka eh. Pag binibigyan mo ng time, binubulan mo ng panahon, nagtsatsaga ka, ayan, dyan ka gagaling. Ano pa? Bukod sa bibigyan mo ng time, bigyan mo ng tiyaga, you must be a good follower. Ha? Ano ka lang? Sunod ka lang ng sunod. Wala ka pang alam eh. Sunod ka lang ng sunod. Yung mga bata, yung mga anak natin, di ba? Naiinis tayo sa kanila sa kutusan pag hindi sumusunod. Kasi alam natin na pag hindi sumunod, baka mapahama. Tama ba? Parang yung anak ko, nung isang araw, nag-argue kami. Away kami, di ba? Away, argue. Galit ako sa kanya kasi pagkatapos ng school niya, lalabas daw silang magbabagkada na hindi sinasabi sa akin. Na hindi nagpaalam. So, nalaman ko na may lakad siya after school na hindi nagpapaalam. So, kare, tayong parents, alam natin yung schedule ng mga anak natin. Ha? Halimbawa, pag Thursday, tapos na siya ng 5 o'clock sa school, dapat by 7, nakauwi na siya. Something like that. Pagtapos ng 5 o'clock, gumawa ng lakad na hindi sa amin sinasabi ng nanay niya. Girl kasi yung panganay ko. Eh, nalaman ko. So, sinabi ko sa text, you're not allowed to go, you did not ask for permission, you have to go home now. Yung mga anak ko kasi, English talking eh. You have to go home now. And you're not allowed to go back to Taft kasi sa Taft po yung school niya. Meron silang workshop sa atin eh, babalik pa siya na lasal. Bago umuwi kasi daw meron silang lakad yung mga kaibigan niya. I don't understand. Kasi she never asked for permission. So, usap kami. Pagka yung anak ko, pinagalit ako dahil college na.
ano na, mature na kami mag-usap. Adult na kami, hindi na parang bata. And I was telling her, it's being responsible. Because, hindi ka lang bata, I told her, paano kung may nangyari masama? Paano kung gabi na, hindi ka pa nakakahanap ng grandpa uwi? Paano kung hindi namin alam ng mami mo kung nasaan ka? And that is being irresponsible. And she daw, sabi niya kasi, akala ko kasi maaga mo natapos yung school ko, blah, blah, blah. It's beside the point. Dapat, sabi ka muna sa akin. Ano tawag doon? She is not being a good follower. Kasi previously, ang usapan namin, lahat na gagawin mo outside the school, you have to tell us. If you do not become a good follower, guess what happens? Something happens along the way, guess what? Hindi namin alam. So dahil hindi siya good follower, ang daming pasibig, di ba yung anak natin pag hindi good follower, alam natin na mapapariwara. Tama ba? Kasi ang gusto mo lang naman sa anak mo, mapabuti. Pareho-pareho sa inyan. Ang mga magulang nyo dito, mga uplines nyo, pag nagsisimula ka, huwag mong sasawayin. Pag sinaway mo, mapapahamak ka. Parang bata, mapapariwara ka. Kaya pag sinabi niya upline, yes, upline ka. Kahit di mo naintindihan, yes, upline. Alam niyo mo bakit? Obedience is better than understanding. Mas maganda yung obedient ka kasi hindi mo. At makinig ka na lang kasi nga, dahil limited pa yung alam mo, sumunod ka na lang. Pag pareho ka tayo ng alam, yan, bagayin mo na ako. Pero pag nagsisimula ka pa lang, you have to listen to me. Ganun din tayo sa mga anak natin, di ba? You have to listen to us. Unless hindi ka na nakatira sa pamamahay ko, bahala ka na. Pero as long as nandito ka, you have to listen to me. Same way, kinig muna sa upline. Bakit? Hindi kayo ipapahamak ang mga mabubuting uplines. Are we clear? So, natsagay ka na. Again, bakit mo natsagay? Bakit mo bibigyan ka ng time? Bakit mo natsaga? Bakit dapat good follower ka? Ang inaatupad natin dito at inatrabaho natin dito, mga pangalan. Kaya lang, you have to trust the process. Sabi mo, process. Process. You have to trust the process. Sa pagkakataon na to, pag nakita niyo kung paano niikot yung negosyo natin, paano ka mag-build, paano mo kalalaki yung network mo. Makikita mo na pag ginawa mo lang pala talaga yung part mo. Pag ginawa mo yung part mo, pwede kang masensa sa negosyo. Tama ba? Tama ba? Yes. Ano ba? Bukod sa magbibigay ka ng time, tsatsagahin mo, you have to be a good follower, dapat dito, immune ka sa rejection. Immune. Pag sabi immune, sanay ka na. Kumbaga sa sapat, kumbaga sa paa, dapat may kalyo ka. Wala ka ng pakiramdam. Di ba yung kalyo ka ng pakiramdam? Masakit lang sa ulan. Pero dapat dito, be ready for rejection. Yan. Maraming hindi maniniwala sa'yo. Maraming hindi sasama sa'yo. Lalo sa mga bata. Kasi mga kabataan, gusto, hinik. Pag niyaya mo sa seminar, ayaw. Pag inuman, oo. Tama ba? So be ready for rejection. Ang tawag ko dyan, part yan ng growing up. And also for the people who are building here, who are trying to grow your network, who've been members here for the longest time, kailangan sanay na kayo sa rejection. Kailangan hindi na natin issue of rejection. Lahat niya, dadaanan niyo ang proseso. So tignan niyo ah. Ang pakinggan niyo lang muna mabuti. Mga taga-8 global muna. Pagkaganigin. Pag magkapagawa ka ng bahay, o kaya may problema sa pipe, o kaya sa tubo, sino pupunta ang tubero. May problema ka sa puso, high blood ka, cardiologist, lalapit ka. Tama? Yung anak mo, pag may sakit, kanina lumalapit, vegetation. So dahil nasa aim kayo, at tinatrabaho natin ang mga pangaral, paano yung muna kayo lalapit? Sa akin. So instead na pakinig kayo sa mga nagre-reject sa inyo, pakinig kayo sa akin.
Kasi pansa, para ganyan ganyan, pag nakikinig ka doon sa magre-reject, wala po yung tanging, iiyakin dyan, marami ng membership, etc. Para kayong papagamot. Para ka may sakit sa puso, pero nagpapagamot ka sa atin na ito pag pinakikinig mo sila. Listen to the people of authority. Authority, sabi niyo authority. Authority. So, sino may authority dito sa inyo, sa inyo global, mga kapatay? Are we clear? Yes. So, just, the truth is, you just have to have faith. Paano mo i-describe tatlo yan eh? Ito, tatlong element na napaka-importante kung nagsisimula ko. Okay? Faith. Faith. Ano pa yung pangalawa? Trust. At saka hope. Ano pagkakaiba ng tatlo na yan? Ha? Pare-pareho ba yun o magkakaiba? Magkakaiba yan. Faith, trust, and hope. Pag wala pang skills, pag hindi ka pa magaling, pag hindi pa kayo marunong, itong tatlong to ang puhunan ninyo. Hindi kailangan bago kayo magsimula dito, magaling ka agad. Alam mo agad ang networking. Marunong ka agad magsalita. Kaya mo agad magpresent. Hindi ganun. Sa una, you just have to have the faith, the trust, and the hope. Sino dito yung nag-join magaling kagad? Sige. Sino dito yung nag-join magaling kagad magpapili, magaling kagad mag-goal setting, magaling kagad mag-public speaking? Wala. We grew, lumaki kami along the way. O, i-describe ko ah. Ano yung faith? May isang village, nagpe-pray sila, kaya may isang village, kasi kailangan nilang umulan eh, kasi tagto yun. Isang village, nanawagan sila sa lahat ng tao na kailangan nila magdasal. On the day of the prayer, only one child brought an umbrella. Kailangan nila magdasal para umulan. Pero nung araw na magdadasal na yung lahat ng mga taga-village, isa lang ang nagdala ng umbrella. Ang tawag doon, faith. Clear? Yes. Ano yung trust? Yung bata, isang goal, 1 year old, 2 years old, mga parents dito, pag iniinsya mo yung bata, hindi siya natatakot. Natutuwa. Bakit siya natutuwa instead of fear? Kasi, the child trusts the parents, the tatay, or the antawag doon yung trust. Ano yung hope? We will all sleep tonight. And there's no assurance that we will wake up early or we will break, wake up tomorrow. Lahat tayo matutulog ngayong gabi, tama ba? Yes. Walang assurance na gigising ka bukas. Pero, nagsiset ka ng alarm. Ang tawag doon, hope. So, yun ang pag-aiba ng tatlo. Faith, trust, simple na. Just have faith in any global. Just trust the process. And hope, ladies and gentlemen, that your lives will change in this company. Okay? Trust. Apply, nahihirapan na ako eh. Faith. Trust. Apply, wala na niniwala sa akin eh. Balik kayo. Tuloy-tuloy lang. Apply. Yung isang prospect ko, hindi pa nga nag-join, nag-quit na eh. Tuloy lang. Ang layayon na doon. Hindi pa nga nag-join, nag-quit na. Apply yung isang record ko. Kaisa-isa na nga lang, wala pang kabangga, nawala na. Apply, nahihirapan na ako. Just trust the process. Apply nyo nga eh. Isa-isa na nga lang, nawala pa. Just hope na kahit may nawala, may kapalit yan na marami pa. Apply. Mga magulang ko, pinahihin ko na ako. Etc. Just have faith in him.
tuloy-tuloy na magbabago po. Eh, pag nagsisimula ka, eh, importante magaling ka ka. Dapat meron ka nito tayo. Yung mga sumusunod sa program natin, I've implemented a program in your team, the DGIA. Number one, program natin, yung tawag natin, the power of one. Tama ba ako? Yung power of one, pinag-usapan natin yan, ang goal natin, ikaw, magkaroon ka lang ng one aim. Ang goal natin, one member, new member, direct mo, per month. One new member per month, ito lang. Iririnig nyo mabuti. Okay. Naintindihan nila ba bago kukurahin? Yes. O, magpalaki ng grupo. Magpalaki ng network, magpalaki ng team, magpalaki ng organization para lumaki ang sales. Kasi pag malaki ang sales, malaki yung commission mo, malaki yung paying mo, malaki yung unilevel and stair step mo. Pero para lalaki yung network mo, kailangan ikaw, mag-improve ka muna, gumaling ka muna. And kung wala ka pang galing, it's very important that you have to have the faith, trust, and the hope. Galing na, may natutunan ba kayo? Yes. So, dun sa mga hindi nakakabuhay pa, just have faith, trust, and hope. Yung mga iniwan kayo ng daday nyo, just have faith, trust, and hope. Ha? Yung mga nag-live group na sa daday nyo na online, just have faith, trust, and hope. Yung mga nasulutan, just have faith, trust. Kaysa mag-complain, mag-drama ka, just have faith. Just have faith niya, pag nawala, nakuha ng iba, well, there must be something bigger for me kaysa sa nawala sa amin. Nakukuha ba nila? Kaya napaka-importante nun yung element of faith, trust, and hope. Pag wala ka pang nakikita magandang resulta, yung tatlong element na yun lagi ang dapat niyong tatanda. Going back to this, meron tayong programa na isa lang. Sa pagbibuild ng network, hindi naman ikaw magkakaroon agad ng 100. Boom! Hindi. Ang pagbibuild ng network, parang mga langgam. Yung langgam, pag nakikita nyo, all year, nagtataka ba kayo? May nakita na kayong langgam na naglalakwat. Nakakulat. Wala kang makikita ng langgam na kabanjig ba? Hindi kumimito. Lahat ng langgam, makikita mo, all year round, lahat silang may pinupuntahan, magkakabuntot yan eh. Pag sinundan mo, meron silang kinukuha. Either matamis, pagkain, at lagi may bit. Pagkapunta nila doon, pagpalit, may bit-bit. Eh, magugulat ka. All year round, ganun. Bakit nila ginagawa yun? Nag-i-stack sila ng pagkain. Nag-i-stack kasi bakit nag-i-stack? Alam nila, pagkaglamig, alam nila, pagkatangulan, alam nila, pagka-crisis na, anong gagawin? Pag nag-hibernate na sila, pag sabi hibernate yung dito, hindi na sila lalabas kasi nga, pwedeng tangulan, pwedeng hindi na season, pwedeng malamig na sa labas, or pwedeng sobrang init sa labas, they are preparing for the crisis. Ganun yung mga langgam. Pag nagpunta kayo dun sa bahay ng mga langga, makikita nyo, nakakalipon sila ng mga pagkain na ang lalaki, mas malaki kaysa dun sa colony. Kasi, pag pinagsama-sama yung langga, matawag sa kanila colony. Yung colony lang ng langga, pag sila nagbibuild ng pagkain nila ng malaki, mapapansin nyo, hindi nila binubuhan yung nabuhan nila ng malaking pagkain. Ano yung binabuhan nila? Paunti! Paunti hanggang makaipon! Isipin mo ito para kang langga. Nagbibuild ka ng malaki. Hindi mo magagawa ito ng kaagad-agad. Hindi, yung magkaroon ng 1,000 tao. Hindi mo magagawa ito agad-agad. Parang yung langga, hindi niya magubuhat ng isang napakabigat yung biskwit, yung isang chips ahoy. Nakakita na kayo ng langgam, kali yung chips ahoy, hindi mo buha. Ano yung pili? Herbulis? Ano ginagawa niya para mabuhay niyo yung buhong, makuha niyo yung buhong chips ahoy? Inipak ng konti. Pag ikaw hindi ka nagbabantay, before you know it, umusta yung chips ahoy mo. Nakakuha na nung langgam, tama ba?
Simple neural network, parang chip sa hoy, tapos ikaw maliit na lang daw. Paano mo gagawin ito? Ang importante, number one, consistent ka. Sabihin nyo, consistent. Consistent. Pag sinabi consistent, lagi mo ginagawa. Hindi minsan, hindi every other day, no. Lagi mo ginagawa. Consistency is the name of the game. Consistency. Dapat consistent ka. Paano lalaki ang katawan ng mga nag-gym? Lalaki ba ang katawan mo isang beses ka lang? Bukas malaki ka lang. Hindi gawin yun eh. Lumalaki ka ba ng mga nag-gym? Kasi 2 years na sila nagbubuhat. 2 years na. Reunion yung kami nung nakaraan ng mga klasiko, December. Kita-kita kami. 40 maligit na kami. Ano pa na ba ako? Limot ko na eh. Nakalipot. Nakita ko yung mga kaklase ko. Yung typical na makikita ko, 44, 43 years old. It's 48. I just turned 44. Turned ako 44 this year, 43 ako last year. Kinita-kita kami, kita ko yung mga kaklase ko. Lalaki ng tiyan. Lumbang bitip-tip na. Iba, ano na? Iba, nagme-maintenance. Ano ko, 44? And then nakikita nila ako, fit na fit. Cool na cool. Siyempre, ama ko, mikropon ako, bida. Walang stress. Walang wrinkle. And then you ask me, anong ginagawa mo, Jurgen? Wala kang chan. Sabi ko, wala. For the last 2 years, I run and I go to the gym consistently. Ah, talaga? Bunti ka pa. My time. You know, that's one of the words na overused sa mundo ko. Yung wala akong time, busy ako. Hindi ko maintindihan yun. Bakit? Kasi lahat ng tao may 24 hours a day. Yes. Hindi naman, kaya ba ako nakapag-gym? 25 hours ako siya, 24 lang? Hindi. Hindi naman ganun eh, tama ba? So when it comes to fitness, when it comes to health, or when it comes to relationship, you have to be consistent. Nakuha niyo ako? Gusto mong mag-weight loss. Ngayon ka lang ba hindi kakain ng kanin sa gabi? Bukas, payat ka na. Hindi. Tsatsagayin mo na. Tuwing gabi, wala na ako. And in our house, alam niyo ang pinakain ko? Kasi ang problema sa mga tao, pag tayo po'y nag-35 o 40 na pataas, ang metabolism natin, mabagay. Hindi mo maiwasan yan. So dahil hindi mo maiwasan yun, ang kaya mo iwasan yung mga pagkain. Tama ba? Dahil hindi mo na maiwasan yung hormones mo, umiwas ka sa pagkain. Kung dati, pagkakasama kami nila Doc L, ni Marco, at sa Davao, pagkatapos ng rally, kain kami. Kami ni Doc L, control na kami sa kanin. Ang ulam, walang kwenta. Kare-kare, crabs, ipon, walang kwenta. Chop suey, fried chicken. Kaya lang dahil gabi na, sa gabi kasi, dapat magka-cut ka na ng carbohydrates kasi hindi mo nasusunugin yun eh dahil matutulog ka na mamaya. Hindi katulad ng breakfast at saka lunch, kahit kumain ka ng maraming kanin, susunugin mo yun eh. Pero yung gabi, kakain ka alas 7 eh. Eh kami, kumain kami alas 11 na. Mamaya alawa na matutulog na, wala na. Talagang fats na, makukonvert na sa fats, yung carbo mo. Guess nyo ako? So kami nito, kukontrol na kami ng pagkain. Yung Marco, ay nintik sa bandiha. Parang-arangin. Pagkatapos kumain, kumuha na naman. Sabi ni Doken sa kanya, grabe. Sarap ng buhay nito. Kahit gano'ng karami kargang kami, hindi magkakatsyan. Nag-guess niyo ako? Kasi matibod yung age eh. Marco is just what, 30? Kami, dahil, you know, mag-45 na kami, mag-44 na kami. We have to control kasi metabolism ng kalaban. Dahil metabolism ng kalaban, ang kukontrolin mo na yung kakalimin mo. Nag-guess mo? So sa mundong to, ang lesson doon, marami nang hindi makokontrol. Saan ka magpo-focus? Sa hindi mo makontrol o sa makokontrol mo? Nag-quit yung downline, makontrol mo? Hindi, ayaw niyan eh. Nag-break kayo, ayaw na sa'yo, makontrol mo? Hindi, kahit lumod ka, please. Don't give me. Anong gagawin natin? Makontrol mo? Hindi. Anong gagawin mo? Don't give me. Mamatay ako. Yan, oxygen mo. Pag iniwang ka, mamamatay ka.
Near. Hindi mo kaya yun, hindi mo kaya, hindi mo control yun, pero kaya mo maghanap ka ng iba. Hindi mo kaya darunay mo, hanap ka ng iba. Hindi mo control yun eh. Nag-present ka, ayaw, control mo. O di, hindi mo kaya makontrol, kaya mo. Ang kaya mo control yun, maghanap ulit ng kakausapin. So magtagumpay, magpo-focus mo kayo sa kaya mo kontrolin, huwag doon sa hindi nyo kaya kontrolin. Yung mag-prospect, yung maghanap ng marirecruit. Ayan. Kaya ito, hindi na makukuha ng overnight. Paunti-unti ang dagdag. Diba? Ang goal natin, dumami kung nasa loob ng network nyo. O para kalanggap, paunti-unti padaladala. Pero para lumaki, huwag mong gawin minsan. Kunti na ka lang yung dadalhin mo. Once a month pa, pangulalaki. Nakuha nyo? Hindi naman namin yung pinarirecruit ay 100. Hindi. Ang goal mo, isipin nyo, ito, blanco. Network, triangle sa walang laman. Ilalagay natin ng laman. Dali mo, para magkaroon ng laman, ang goal mo, maglagay lang ng isang kada buwan. Isa lang. Kada buwan. February, isa ulit. Kung ayaw mo ng dalawa, well and good, pero minimum one lang. May mahirap ba sa isa? Sus ko po kung yung isa, hindi nyo kaya. Anong susunod sa isa? Di ba ganyan? 1, 2, 3. Pag hindi mo kaya ng 3, kaya mo ng 2 siguro. Pag hindi mo kaya ng 2, kaya mo ng 2. Pag hindi mo kaya ng 1, ano kaya mo? Tama ba? Kaya pag ito hindi mo kaya, tapos gusto mong umaman, any number multiplied by 0 is 0. Kaya ang laban yan, minimum 1, kasi wala nang mas minimum pa sa 1. Wala na po bababa dito. Kaya please, kaya hindi nyo na to. Kaya maghihirapan. Ano gusto mo? Wala. Pero yung mama pa. Kaya pwede bang huwag na lang magdala, pero lalaki na yung work mo. Ano mangyayari yun? Invisible. Laki ng grupo mo. Nasaan? Invisible. Dahil invisible yung grupo mo, invisible ang benta, invisible ang komisyon mo. So, paisa-isa lang. Paisa-isa, o dagdag. So, imagine mo, parang nagdadagdag ng isa kada buwan. Clear? O. Ikaw muna. Ikaw wala. February. Ikaw wala. Ikaw muna. February, nagdala ka ng isa. By the end of February, ilan ka? Ito, okay. 1. Diba? O pagkakas sa February ng buwan. March. Ang goal mo, isa ulit. Goal mo, March na, magdala ulit ng isa, syempre, didirect mo yun. Pero yung nakuha mo, ano gagawin niya? Power of 1 ulit. O, di meron kong isa. O, 5. March, ilan na kayo? 1, 2, 3, 4. Ito yan, pag kinuntino yan, ito yan. Ito siya. O, simula tayo March 20. Ikaw to. By end of the March, by end of this month, by end of the month, o hindi end of the March, ha? By end of the month, magdala ka ng isa, kung total, magdala mo by March. Magdaling ng April, ikaw ang dadaling na lang, hindi dalawa, hindi tatlo, ang mapapapili mo lang, isa lang. Ang goal natin, isa lang. Sa 30 days, imposible mo lang ang makuha ang isa. Pag wala kang nakuha ng isa, wala ka talagang ginawa. Wala ka talagang ginausap, natakot ka, tinamad ka, etc. So, by April, in the registration, nagdala ka ng isa, yung new member mo, nagdala rin ng isa, pag tinotal mo yan, apat yan. Iko-continue ko pa. Alisin ko to, ha? Oo. February, March, ang tawa, April. Power of 1. Nagdala ka rin ulit ng isa. So, yung skill over mo, isa. Ito, magdadala ng isa. Ito, magdadala ng isa. Ito, magdadala ng isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kaya gawa kayo ng triangle na ganyan na blanco. Kahit sa papel lang. Ili, may isa. April, doy, may isa. Ganun lang, parang nilalagyan lang. Parang pinipin ako, mag-get siya ako. Paisa-isa, parang langgang. Parang langgang. And by the power of consistency, oh, tuturuan din namin yung marirecruit nyo, yung bago yung member, tuturuan din natin ang power of one. Lahat, nagdadala ng tigi-isa lang, tigi-isa, 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 tigi-isa. And by the end of the year, ladies and gentlemen, guess what? Consistently, ang ideal na grupo mo, guess what? Ang chips ahoy mo, 1,024 total number of people. Okay. Ano ginagawa natin? Bali lang ng paisa-isa. Initipak lang natin yung malaking chip sa buhay. Chip sa buhay. Alam nung may-ari, bus na yung chip sa buhay niya. Nakuha na natin lahat. Sabi ko mahigit tao. Pag sinagsama-sama mo yung direct referral, di ba may direct referral yan, kada recruit? Tama? Tapos pagka-pinlace nyo sa left and right, di ba may bangga? Pag sinama yung direct referral plus yung bangga na 1,000, projected income, accumulated, pag sabi accumulated, yung ipon na kita, by end of the year, 1 million ang kinita mo. Just for bringing it down. Ikaw sir, kaya ng isa? Kada one? Sige mo ha. Kung isa ka rito, total na dinala mo personal, total na napapayin mo sa isang tao, ilan? 12 lang yan. 12 lang yan. 12 lang. Yung na-recruit mong isa, ilan ang total na dala niya sa isang buwan? Ilan? Hindi. Lamang ka na isang buwan eh. 11. Guess nyo ako? So, nag-attend ka gan. Kaya lang, by the power of compounding, pag samasamahin mo yung ilan na naka-11, ilan na naka-10, ilan na naka-9, syempre, yung sumama ng December, ilan na lang madadala niya? Isa na lang. Pag samasamahin mo yung nagdala ng isa, by end of the year, 1 million. Bigyan niyo ako ng negosyo. Isa lang ang hinahanap mo na mapapajoin mo sa'yo. By end of the year, 1 million ang kinita niyo. Bigyan niyo ako ng ganong negosyo. Wala akong makikita. Umikot na ako sa buong mundo. In global lang yung pwedeng gawin niyo. My question. Pwede mo bang gawin dalawa? Yes. Power of 1, 2. Paano pa hinga ako ng power of 2? Hindi naman namin yung pinagbabawal. At halimbawa, tatlo na dala mo. Tatlo na pay-in sa isang buwan. Ay! Huwag kayong dalawa. Magagalit si Apple Nestor, power of one lang eh. Nag-guess niya ako? Yes. What if sinadadala mo? May nag-pay na 3, 4, tapos tuturo ako ng power of one, tapos chumachamba sila na hindi lang isa napapa-join nila, hindi lang isa napapa-pay nila ng 6, 9, 8. Ito mo natin. Guess what? Sa projected income na to, Nestor, ilang pins ito? May nalimutan kayo sa calculation. Sa power of one na to, sa calculation na to, nagsisingle head lang ang member. Paano ko mag-7 heads? Paano ko mag-3 heads? Paano ko mag-15 heads yung maximum natin sa marketing plan? Ito, sa calculation na to, paano ko mag-multiple heads? Mas malaki ba ang kikita? Kaya, hindi ko talaga maintindihan kung hindi mo kaya yung isa. Ang susunod dito, zero na. Sa isang taon. Well, of course, ang challenge dyan, bago ka naman makapagpapayin ng isa kasi sa isang buwan, ang dami mong kakausapin. But the truth is, ano ba yung 6980? Napakalikitahan na ganito. Kung kaya nyo ipaliwanag, kung meron kayong skills,
Yung isang networking, magkano? 16,000 po. Yung kasabay natin networking? 12,000. Yung iba networking, 15,888. May nagpe-paying, may nagjo-join, ito pa kaya, 698 na. Nasa pagpapaliwanan, kung paano kayo magbaliw, paano kayo, paano kayo mag-hypnotize, paano kayo mag-budol-budol, ano? Alam niyo, budol-budol, science yun, tawag ko dun sa English, NLP, Neuro-Linguistic Program. Meron talagang gano'n na tapik. Yung may tapik na mas lalo kang meron yun eh, Neuro-Linguistic yun. Merong part ng brain na nag-re-respond na makapasunod mo yung tao. Science yun, hindi mo yung anting-anting or whatever. Kaya tinawag na budol-budol kasi para kang mawawala sa sarili mo. But the truth is, yun yung brain response mo kasi. Can you imagine? Ito power of one. Can you imagine kung mayroong level, ang skills nyo maganda na, ang dami na kayo na, marami na kayong napapa-paying, magaling na kayo. What if, ang dami nyo papapaying na, 7 heads, 15 heads, 3 heads, whatever. This is just the power. Kaya ang tatagay ko rito, pipilitin mo. Pag pumasok ang buwan, pari dati na March, dapat magkaroon ng paying sana. Tapos yung isang member mo, yun din ang ipapagol mo sa kanya. So sabihin mo sa kanya, ang goal natin ng March, makahanap ka rin ng isa. Friend, Mike, madali lang yung maganda tayo ng isa. Tsakayin lang natin mabuti. May iba ibang klaseng presentation eh. I know, tuturo sa inyo yung story. Meron yung magdadala kayo dito sa entering. Meron yung magbawatong mantel. Meron yung mag-home party kayo. Ako, nung nag-network ako, 21 years old ako, mabilis ako nakapagpalaki ng network ko kasi maaga ko natutunan paano ipaliwanan yung marketing plan ng pag-isaan. Ano yung sabihin nyo? Hindi mo na kailangan dalhin dito. Kasi minsan ang hirap magdala. Pare, sama ko sa akin sa office. Ilibre mo ba ako? Kung nga kumikita, ilibre ka sa akin. Pero pag marunong ka magpaliwanan, parang may negosyo ko, gusto ko i-share sa'yo, maganda ito kakabalik. Wala pa ng papel ko, ayaw ko ipaliwanan. Yun ang advantage pag marunong kayo magpaliwanan ng isa. Mahirap gawin yun pag wala kayong confidence. Mahirap gawin yun kung hindi kayo well-trained. Mahirap gawin yun kung hindi kayo practisado. So sa mga bago, I suggest, one of the fastest skills you have to learn is to how to present the business by yourself. Diyan kayo pipikap, diyan kayo bibilis kasi hindi na kayo nakatali sa office. Meaning, hindi kayo nakatali na kung kailan lang may seminar dito, doon kayo magdadala. Hindi kayo nakatali sa schedule ng upline nyo, na kung kailan lang available yung upline nyo, doon kayo magpapawano naman sa kanya. One good thing, pagka marunong ka mag-OPP mag-isa, may ballpen at papel ka lang, kahit saan, strike anywhere ka. Anytime, anywhere, pwede ka pumunta sa bahay ng prospect mo, meron ka lang mga sandata, meron ka lang tools. Prueba ng challenge, picture ni ganito, picture ng upline mo, picture ng kotse ng upline mo, madali niyan sa technology ngayon kasi lahat tayo may iPhone, may tablet, lahat tayo may smartphone, dun lang. Enough na yun eh. Pag wala pa kayong prueba, ang gagawin mo, gagamit ka ng prueba ng ibang tao. Gagamit ka ng resulta ng ibang tao. Kasi, sir, ang hirap mag-present kasi wala pa akong prueba eh. Maniwala ho kayo, nung natuto kami mag-present, kami mismo walang resulta. Gumagamit kami ng resulta ng ibang tao. Ang tawag dyan, the power of storytelling. Marunong ka magkwento. Lahat yan tuturo namin, huwag kayong maglala. Mas ang importante na tinuturo ko muna ngayon, makapagpapain kayo ng isa. True ba? Ang pain nangyayari pag may OPP, pag may presentation. Pag walang presentation, walang possible pain. The more presentation you have, the more pain. Are you with me? Yes. So, I encourage each and every one of you, lalo yung mga luma, present the business by yourself. Sa mga bago, maturo pa agad kayo paano mag- yung bilog-bilog, yung binary na 1,000, 500, 1,000. Yun lang muna, kahit hindi nyo matutunan yung unilevel and step-step. Kapag-aralan nyo muna yung binary. One left, one right, 1,000. Ganun lang. Huwag mo na yung unilevel and step-step, huwag mo na yun.
Tapos quality company profile. Company profile, ibig sabihin nun, yung bang kumpanya pa lang, kwento pa lang ng kumpanya, nakukumbins na yung record nyo. Tatlong part lang naman yan eh. Ang OPP ha, tatlo lang. One on one, tatlong part lang. Company profile, marketing plan, closing. Tapos. Yan lang ang pattern, wala nang iba. Yan ang pagkakasunod-sunod. Pakilala mo kumpanya, pakita mo gano'ng stable, ano yung history, sino may-ari, ilan taon naman yung global, ano ang mga awards, saan nag-rally, gano'ng kadami branches, gano'ng kadami international branches. Tapos, marketing plan, para mag-member dito, 6,980. Paliwanag mo, direct referral bonus, match sales bonus. Paliwanag mo, multiple heads. Tapos, closing. Paano bibili yung tao? Kinausap mo nga, hindi mo naman tinatanong. Kailan mag-member? Paano gumawa ng paraan? Bakit sulit ang 6,980? Bakit dapat niya gawin mag-negosyo kaysa mag-empleyado? Yun ang closing. Dahil. Pag nagsisimula kayo mag-present, maraming di maniniwala. Pero doon mag-umagaling sa hindi naniniwala. Kung bakit yung mga hindi naniniwala, pinag-practice nyo lang yan. Kaya pag hindi naniniwala yung kaibigan mo, huwag ka mag-aret. Sabi mo sarili mo, at least napag-practice ang usap. Iba naman, ayaw ulit. Napag-practice mo na naman, dalawa na. Pag-practice ka ng practice, ano nangyari? Sa basketball, pag-practice kayo ng practice ng free throw. Ano yung nangyayari? Bakit sila Steph Curry? Bakit sila Michael Jordan? Bakit sila LeBron James? Pag walang buhay siya, tumira. Pasok. Ang tawag doon, muscle memory. Kasi lagi na nila. Kami, yung ginagawa ko, yung bibig ko, kaya ko nito, muscle memory na. Hindi na kailangan isipin. Lumalabas na lang. Yun ang dapat mo matutunan, muscle memory. May memory kasi ang muscle natin. Yung cells natin, nagme-memorize yan. Kaya lang mame-memorize sila pag lagi mo ginagawa. Are we clear? Yes. Lala, hindi naniwala. Next. Lala, hindi naniwala. Next. Ang daming paraan, paano makapagpapili? One on one OPP. Number two, centering. Yung dito kayo magdadala. Pag nagdadala kayo dito, kayo magdadala pa isa-isa. Damihan nyo. Kasi hindi lahat na magdadala nyo, makukuminse. Tama ba? Sa sapu, meron lang isa. Minsan, pag pinamalas-malas ka, sa sapu, wala. Pag sobrang malas mo, sa sapu, 11 ang ayaw. Kasama ka. Ayoko na din, ayoko na din. Are you with me? Yes. So, anong manner ng OPP? One-on-one? Yung one-on-one, yung hindi nyo nagdadala dito, dyan kayo sa mga matatabing lugar, McDonald's, Jollibee, o chat time, o dyan kayo sa galeria, sa food court, OPP. Or pwede kayong mag-organize ng home party. Yung bago mong paying na downline, sabihin mo sa kanya kung kaya mong mag-ipon ng 5 hanggang 10 kapitbahay mo, sa garahe nyo, sa sala nyo, iset mo this coming Sunday. Sabihin mo lang sa mga kaibigan mo, kabarkada mo na magkakaroon ng health and business orientation sa bahay. 3 o'clock, invite naman kita kasi darating yung business partner ko. Itong business partner ko ito, napakarami ng tao natulungan bumaling sa sakit, lalong-lalo niya yung sakit sa bulsa. Baka naman wala kang lakad this coming Sunday. Punta ka naman sa bahay, alas 3, ulitin ko. Itong kaibigan ko na magpapaliwanan, which is your upline, grabe ito, napakarami ng tao natulungan ito. 1 hour lang, punta ka naman sa bahay this Sunday. Kumausap ka ng gano'n na 10, ipunin mo sa garahe. Sa script mo, sabihin mo na rin, samahan mo na ng baka naman this coming Sunday, meron kasi health and business orientation sa bahay, mga close friends ko lang ang in-invite. Meron kasi akong business partner na nakilala, kaibigan ko to, na napakarami nang natulungan, kumita, kahit part-time. Baka interested ka. 3 o'clock. May konting snack na rin. Yan, sa dulo, sabihin mo, may konting snack. Minsan pupunta dahil sa snack. Clear. Ito ba naman yung stock na maglagay ka ng one solid, one liquid yan. Turo lagi ng upright ko noon. One solid, one liquid. Huwag masyado mag-aho. Huwag yung parang na magpapapiesta. O parang may birthday. One solid, one liquid. Ano yung one solid, one liquid? Tubig na may yelo. Eh,
Bilibin mo yung gardenia, di ba? Sandwich. Malaman naman ng chistemiento. Coke, done. Clear. Eh, siyempre, kailangan mo ng konti investment. At saka sa Pilipino, alam mo naman yung kultura. Pag nag-ipon-ipon tayo, dapat may konti. Alas stress, this coming Sunday. Ayan. Pag Sunday yung home party mo, huwag ka mag-iimbita ng Sabado. Wednesday, Thursday, Friday, nag-iimbita ka na. Yes, no? Hindi yung mag-iimbita ka Sunday mismo. Kahit punta ka naman ngayon, alas stress. Eh, 2:30 na. Hindi naman yung ganun. Hindi. Prior to that day, nag-invite kayo para ma-set nyo rin yung upline nyo ng oras niya para pumunta ron. Ang goal sa home party, ako, lumaki kasi ang grupo ko sa one-on-one sa home party. Ang goal sa home party, yung mismo kasambahay ng downline mo. May downline mo, may nanay, may tatay, may sa asawa, tama? Ang goal sa home party, yung mga kasambahay, ang makumunsin. Kasi ang hirap nung magkakaw ka ng downline, ang kasama niya sa bahay, mga negative. Maganda yung convert mo yung wedding place niya into positive. Huwag nang mag-join, maintindihan lang kung anong ginagawa ng downline niya. Kasi kung uwi siya tuwing gabi, tatak-tak-dadak-dakan ng nanay, ng tatay. Gabi na naman! Englobal, englobal, yayaman, yayaman! Yayaman ka ng palo sa akin, tignan mo. Nagayas niyo? O kaya naman, uuwi. Dadak-dakan ng asawa. Wala rin. Tapag natin ng positive dito, tapos pag-uwi, negative ang environment. Wala rin. So, ang goal mo, sa downline mo, mag-imbita siya ng kapit-bahay, pero sa totoo lang, imbitahin niya rin yung kasama niya sa bahay. Here, imbita niya sa bigod. Imbita niya ang asawa niya, kapatid niya, nanay niya, kung single siya, para umupo doon. Ngayon, yung upline mo, kapaliwanan. 1 hour, 2 hours lang. So yun ang magdadala para makahanap kayo ng isang pay-in per month. OPP 1-on-1, OPP home party, OPP centering. Ang tawag sa mga activities na to, offline or field marketing. So kung magpo-continue to, lahat kayo meron, pa-isa-isa lang. At saka yung mind mo, hindi magiging masyadong komplikado yung iisipin. Kasi ilan lang ang dadalhin? Yung downline mo, hindi masyado mahihirapan kasi ilan lang ang dadalhin niya? Kaya o kaya? Kaya. Sa inyong mga kabataan, huwag nang million kitain nyo. Yung kayo lang ang magbayad ng vision sa inyo, panalo na yun. Tama ba ako? Yung kayo lang makabili ng vision nyo na hindi nyo nahihingi kay nanay. Sa hirap ng buhay ngayon, na manghihingi pa ng nanay, ilaman naman akong tablet. Nanay, gusto mo, tablitahin kita. Nakahiya, tama? Pangalawa, pag-gimmick kayo. Ang hirap humingi ng nanay, pahingi naman pag-gimmick. Hirap ng buhay ngayon. Hihingi ka ng pag-gimmick. Hindi ka tulad pag may sarili kang kinikita. Kung may sakit, hindi ka kinikita, bigyan mo yung nanay mo. Ito, nanay, yung hindi ko. Alis ako ngayon, gigimit ako, ha? Lagay ng subol para makaalis. Di ba mas masarap yung ganon? Ay, ito sa chico, ha? Sa inyo na yan. Gigimit. Kasi magpapalag ka gigimit, hindi ka mapayagan. Number one, kasi kailangan mo humingi ng pera sa kanya. Number two, concern sa'yo. Pero pag nagigigil ka, hindi ka makakalakalit ka. Tama ba? Yes. Mga forma-forma nyo, mga shopping-shopping nyo, mga gimmick-gimmick nyo. Maganda na yung sa inyo na galing. Na ano gagawin mo rin? Gagala ka lang, pinisa. Gagayin naman namin kayo, gagayin naman kayo nito. So what do you get to lose? Wala. Wala mga wala sa inyo. So that's one thing about this business. May coaching, may mag-guide sa inyo kung paano siya gagawin. Yan, tignan nyo, picture this. Power of one. Paisa-isa lang. Nagdadagdaga ng isa yung network. Dadami kayo o dadami? Dadami. Ulitin ko, isa lang yan. Yung isa sa iba pang sa mga downline mo, ang makapapayin niya, dalawa. Ang makapapayin niya, tatlo. Ang makapapayin niya, lima sa isang buwan. What if the room? Yan dali kakapal ng network din. O pag tumakapal to, lumalaki ang sales. Tama mali? Pag lumalaki ang sales, lumalaki ang... Kayo yung gusto namin tutukan, kayo yung gusto namin i-empower, kaya sabayan nyo yung aim kasi dito, matutupad talaga mga pangarap nyo. God bless you all!